Kaya nandito po kami kasama ko si Mark, syempre Models of Manila. Siya ang date ko for today. Makasaysayan to kasi pasasalamat. Pasasalamat PR. Yan, sa t-shirt. Thank you sa nagbigay ng t-shirt kanina. Sana all meron. Ito na pinakamalaki. Nalaglag mo yung sticker mo kasi importante yan, hindi ka makakapa. Maano yung sticker eh. Hindi ka makakapasok sa loob pagka wala. No? But anyway, dito kami sa holding area ng VIP area. Naantay namin dito. Mocha Girl, syempre. Si naantay ko si Miss Crisette. Si Miss Crisette daw siya kanya. Ito ang pinaka chick boy ng Isconians. Hindi, hindi. Kasi ako kasi fan ako. Kasi maganda na. Matalino pa. Talagang fan ako ng mga ganun. Pag maganda na, matalino pa. Mahilig ka sa maganda at matalino? Oo. Paano kung maganda pero bobo? Eh, syempre. Appreciate pa rin natin yung kagandahan. Anyway, dito kami sa VIP area ng pasasalamat kay PRRD. Ayan. At siyang kasama ko. No? Ako naman, inihintay ko si Mocha. Madam Mocha. Mocha Girl, syempre, si Banat Bay. Yan naman inaantay ko. Magkaiba kami na inaantay. Yung sa akin ay trabaho. Yung sa kanya ay... Trabaho din. Ah, trabaho pala yun si Crisette. Tahan ko si Miss Crisette sa Manila Zoo. O yun ang aking goal talaga. Para ma-promote yung Manila Zoo. So trabaho pa din. Ako naman isama mo dyan. anyway, no, eto nga. Huling hirit, magpapasalamat kami kay... Personally kay PRRD. No? Pero medyo nahuhula-hulaan ko kasi Mark. Ano? Parang... gagawa na naman ng issue. Alam mo naman ng mga ibang kulay na nagtatago. Yung iba kasi dyan, ha? Eh, siguro nawawala na sila ng content. No, bibirahin na naman yung field hospital na yan. Gigibain daw para magpa-concert. Anong masasabi mo ron, Mark? Oo, syempre, sa akin, pagdating sa ganyan, hindi naman dapat haluan ng politika. Kasi... safety ng lahat yan. Eh. Hindi naman yung hospital para lang sa supporters na ganito o supporters na ganun. So, nakita naman natin yung cases, tumataas pa din, although mas mild na ngayon. So, kailangan i-maintain pa rin. At sabi ni Yormie doon sa huli niyang video na kahit merong gustong magpag-iba, tututulan din niya. Kasi common sense naman. Kasi hindi pa tayo tapos, meron tumataas pa eh. Kahit sabihin natin hindi na siya ganun kadelikado. Pero maganda pa rin may facility tayo na, kasi ano eh, yung mga pasyente, hiwalay doon sa mga normal na ospital. Kasi pag nandun sila sa normal na ospital, sobrang hassle na naman, sobrang delikado na naman sa mga doktor doon, sa mga ibang pasyente doon. Tamang nandito na lang lahat para dito na lang isolve lahat nung sa may COVID. Maski yung mga OFWs. Ang sabi, nasa mga 100 plus daw yung nandyan sa ospital ngayon. Mostly OFWs. Oh, kasi yung mga ibang bansa, matigas ang ulo, ayaw pa mag-vaccinate. Nawahawa tuloy yung mga kababayan natin pag uwi dito, may COVID, o dito sila. O para at least maayos and yung mga doktor dyan, specialist na talaga sa COVID, sanay na. So, yun ang maganda. Wag nang politikahin. Wag nang politikahin. Pero para sa akin kasi medyo fake news eh kung ilalabas nyo na tinanggal daw, wala na daw. Hindi totoo. Ewan ko kung tama ako ng tingin ko ha. Pinicturean ko pa naman yun, nakatayo pa. Tama ba? Nakatayo pa rin yung field hospital at operating pa rin? Operating pa rin. Merong madaming pasyente sa loob eh. So, para dun sa mga nangunguna, pangunahan ng balita, bukas pa rin ang field hospital. No? Para sa akin kasi, huwag naman na sanang gawin kasi, na politika to kasi paninira kay President Duterte dahil... pasasalamat na to, huling hirit na to, no? So sana naman ay wala namang masamang intensyon, no? So maayos naman, i-enjoy na lang, no? Enjoy na lang natin yung huling kung hindi type si President Duterte, we respect you, pero sana wag nang haluan ng politika kasi nagmumukha kayong yellow pink eh. Ayun ang, ewan ko kung sa akin yun ang dating. Ewan ko sa iyo, ano mong masasabi? Oh, tama naman lahat ng sinabi mo. Na kumbaga pa-exit na si presidente, 'yung iba naninira pa huling mga araw na lang.
So hayaan ano natin, kumbaga itong time na to, eh, hayaan natin ano, at least makapag-transition ng maayos, maka-exit ng maayos, at pasalamatan yung mga magagandang nagawa. Ganun, sabi ko nga, again, wala namang perfecto, no? Siyempre, kahit naman sino, kahit ako, kahit si Isko, hindi naman lahat ng ginawa ay tama. Otherwise, lagi ko sinasabi, kung tama lahat ang gagawin, perfecto ka, eh, nasa langit ka na, no? Kaya pasalamatan na lang natin, at marami namang nagawang maganda si PRRD. Ayan. So anong ikaw, anong mga aasahan natin ngayong araw na to? Excited ako dun sa mga performances. Oh. Ayun. Sa mga... si Martin Rivera daw eh. Parang sana. Nagulat, hindi ko alam ano pala eh. Nasabi nga ni Miss Crisette, ano eh. Pantapat daw sa Gary B sa kabilang kampo. Oh, si Martin Rivera nandito daw. Tapos si, siya, of course, sila Jimmy Bondoc, Mocha Girls. Excited ako. Panoorin na yung Mocha Girls talagang. Namimiss ko eh, yung mga performances. Lahat ng mga artist na nandito. And syempre, ang pinakabida, si Pangulong Duterte. Para at least maaring huling mensahe dito sa mga supporters niya bilang presidente. Kanina nga, eh, no? Naririnig ko, sinasoundcheck na yung mic ni... Nandun ka, eh, no? Sinasoundcheck na yung mic ni President Duterte, no? Kung ano yung style ng pagsasalita niya. Kasi kasama yan, no? And good, darating daw si Martin Rivera. Sa lista ng artist na kalagay. Yun lang. Eh ako eh, huling hirit na lang po to. Ang payo ko lang, wag na natin haluan ng politika, no? Eh, pasasalamat naman to eh. Yan, kung kayo ipupunta rito para birahin lang si President Duterte, eh, meron tamang lugar para dun. Ha? Pero ito kasi ay invitation to thank, pasalamatan, yun po. So, wag na sana nating ibahin. Ha? Sino ba mga nandito na may nakita ka ng mga artist? Si Bayani Agbayani. Ayo, si Bayani Agbayani andito na. Oh. Ayun, yung nakaputi, si Bayani Agbayani. Sino pang naispatan mo? Bukod sa mga chicks. Si, ano? Coach Oli. Hindi ko nga alam kung isusot ko yung Coach Oli na t-shirt ko kanina kasi nakakaya. Salamat, PRRD. Sila pa lang. Sila, si Bayani pa lang, tsaka si Coach Oli pa lang nakikita kong si Level TV dito. Maaga tayo, no? Maaga. Parating pa lang iba. Parating. Pero subaybayan nyo, ha? Kami ay tahimik muna. Marami kayong susubaybayan. Kasi may mga nagsasabi sa akin, collab with Mark, no? Abangan nyo. Marami yan. Quiet lang muna ako kasi baka ma-pre-em. Pero tama ba? Tama? Ano masasabi mo? Oo, abangan na lang nila. Okay. So, enjoy po tayo. And again, maraming salamat po, President Duterte. At kami ay naimbitahan at sa mga naitulong mo sa Pilipinas, buong Pilipinas, God first. Salamat, PRRD.